Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's usapan lang natin saglit, ito mga kababayan. Alright, yan po yung nasa ating screen. Siya po si Senator Cynthia Villar. At ako, etong si Senator Cynthia Villar ay todo depensa kay Kibuloy. O dahil sa kanyang pagdepensa kay Kibuloy, siya naman ay pinutakte, mga kababayan, ng Batikos. Kabi-kabilang pagbabatikos ang inabot ni Senator Cynthia Villar matapos itong tila magpakaabugado sa kontrobersyal na founder ng Kingdom of Jesus Christ, KJC, na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Isa si Villar sa pumirma sa objection letter sa resolution na inihain ni Senator Riza Ontiveros na i-cite in contempt si Kibuloy. So ito mga kababayan, si Cynthia Villar. Ayan mga kababayan ha. Ito. Base dito sa ano, sa report ng ano ha. Report ng publiko. Ayan mga kababayan. Etong senator from Las Piñas. Yeah, sa totoo lang mga kababayan ha, yung mga taga Las Piñas dyan. Sa susunod, mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo kung sino pipiliin yung ano. Mga senators o mga lingkod bayan na galing sa inyong lugar. Kasi sa totoo lang ah, eh dahil dito sa pinagagawa nito ni Cynthia Villar, eh malamang ah, nadadamay pati yung lugar ninyo dyan sa Las Piñas. Marami nga ako naririnig, nagsasabi, ganyan ba mga taga Las Piñas? Kasi sa totoo lang mga kababayan, sa Las Piñas ah, magkakamag-anak, lahi nila yung mga nakaupo dyan sa Las Piñas. Ah, simula mayor, vice mayor, lahat eh. Congressman, eh tapos ito, ano to, senator. Tapos yung anak niya, senator din. Sobrang ano na, na monopolize na. Itong ating gobyerno ng mga des, ano, mga anong tawag doon? Dynasty. O yan. Nasakop na ng dynasty. Itong ating gobyerno. Eh, okay lang sana kung maganda yung ginagawa, pero kung ganito ginagawa na mas mas importante sa kanya yung pagkakaibigan kaysa sa ano, sa mga tao na dapat niyang paglingkuran. Ah, ito mga kababayan, bakit mo siya binatikos? Ito. Kabi-kabilang pagbatikos ang inabot ni Senator Cynthia Villar matapos itong tila magpakaabugado sa kontrobersyal na founder ng Kingdom of Jesus Christ, KJC, na si Pastor Apollo C. Kibuloy. At isa si Villar sa pumirma ng objection sa resolution na inihain ni Senator Riza Ontiveros na i-cite in contempt si Kibuloy. Ito mga kababayan, na sino-sino ba mga pumirma? Ang nagpakulo nito si Robin Padilla. So sino pa yung mga nakapirma dyan? Ito, si Cynthia Villar. Etong si Bongo. Sino ba pang pumirma dyan? At ni si ano, si JBR, si ito pumirma pero nagbago isip. Sabi niya, after careful review sa kanyang ginawa, binawi niya yung pirma. So, tablado ito si Robin Padilla dito kay Senator JBR ito na, nako, napakaraming pong taong natuwa doon sa ginawa ni Senator JBR ito. So ito mga kababayan, ito yung naging issue. Kano eh, kampi-kampi na eh. And kumakampi yung ibang senators dito kay Kibuloy at for different reasons, iba-ibang reason. Pero ito matindi mga kababayan yung dahilan ni Cynthia Villar. Ayon kay Villar, pumirma siya rito dahil hindi siya naniniwala sa mga akusasyong binabato sa pastor. Bakit hindi ka naniniwala? Oh. Okay lang naman, hindi tayo maniniwala. Pero anong dahilan niya bakit hindi siya naniniwala? Ay, ito raw yung dahilan ni Cynthia Villar. Makinig. Mga Marites. O, bakit daw? Kaibigan ko si Pastor Kibuloy. O, mabait siya sa aming pamilya at nagtataka ako dyan sa case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala dyan sa case na yan. Sabi ni Villar. Kaibigan ko si Pastor eh. Mabait sa amin yan. Mabait sa family namin yan. Eh, hindi raw siya naniniwala diyan sa mga bintang na sinampa o nirereklamo laban kay Kibuloy. Ginit din ito na minsan ay hindi siya hininga ng pera ni Kibuloy.
na ngayon ay wanted sa FBI dahil sa samot-saring kaso kabilang na ang sexual abuse. Well, hindi naman nangingisibuloy ng pera sa ano eh, sa mga politicians eh. Actually, siya pa yung nagbibigay, yung mga sinusuportahan niya. Tinutulungan niya, daming nakakurakot na kinikibuloy sa mga miyembro niya eh. Ngayon, ang ginagawa ni Kibuloy, yung mga ordinaryong tao, nung siya dumidiskarte, di ba? Kita naman natin sa kalsada lang eh. Dami niyang pinapaikot dyan ng mga kawawang mga miyembro. Kapag hindi raw nakakota, eh, parurusahan. O, di ba? So, yun ang ano, yun ang ginagawa ni Kibuloy. Kaya hindi raw ito naniniwala si, you know, si Cynthia Villa kasi hindi naman daw siya hihinga ng pera. Bakit hihingi siya ng pera? Daming pera na ni Kibuloy. Dami niyang pera. Yaman-yaman yan. Pero ako, sabi niya, ito ah, di ba, nakakasuan na, dami ng reklamo. Sabi niya, pero ako, kilala ko siya personally. At nakakaya naman na ako eh, ipahuli ko siya. Diyos ko. O, sabi niya, Diyos ko. You don't do that to a friend. Sabi ni Villar. Bukod kay Villar, pasimunong si Senator Robin Padilla sa pagpirma sa nasabing objection letter. Ang dalawa, ay iba, ang iba pa ay sina Senator Amy Marcos at si Bongo. Yan, tandaan niyo yung mga, ano, yung mga pangalan ng mga senators na yan. Ha? Yan yung mga dapat hindi natin binoboto. Ha? Dapat X yan eh. Yung mga ganyang tao na mas pinipili pa yung ano, yung pagtakpan, yung ginawa ng kanilang kaibigan o sumuporta sa kanila. Kasi kung tutuusin, ano, kung talaga wala silang kasalanan, wala siyang kasalanan, dapat humarap siya. Huwag yung harangin yung pagharap niya para mapatunayan niya na talagang wala siyang kasalanan. So ito, nako, ito matitindi ngayon. Dahil dito sa sinabi ni Cynthia Villan, nako, siya po ay nabatikos. At napakarami mga hanash ng mga netizens. At nako, isa rito si ano, si singer Jano Gibbs sa talagang ano nagsalita laban dito kay Cynthia Villan. Oh, unang-una ito, basahin natin, si kita niya man sa screen, di ba? Okay, so sabi dito sa ano, sa sabi ni Parikoy, ganun-ganun na lang. Basta kaibigan, protektahan. There will be no justice in this country as long as there are Cynthia Villar and the likes holding government positions and offices. Ang hustisya ay para lamang sa mayaman at kaibigan ng mga politiko. Ayan yung post ni Parikoy. At ito, ito naman, Jano. Jano Late Gibbs. Ayan. Friendship over justice isn't a choice for a lawmaker. Oh. Dapat kasi justice muna bago friendship. Hindi na dapat siyang pinag-iisipan. Kapag ikaw ay lingkod bayan, pinili ka ng tao, pinesto ka sa gobyerno, dapat ang priority mo, justice. Hindi porke kaibigan mo, eh haharangan mo yung justice. O, bilang isang mambabatas, ayon kay Jano Gibbs, friendship over justice isn't a choice bilang isang mambabatas. At ito pa, mga kababayan, Davao migrant, mabait siya sa aming pamilya. Ito ngayon, tanong ng ating mga kababayan, Davao migrant, kailan pa naging tungkol sa pamilya mo, Cynthia Villar, ang pagde-decide mo kung dapat kasuhan si Kibuloy o hindi? At ano naman ang basihan mo kung bakit hindi ka naniniwala sa mga kasong yan? Dahil mabait si Kibuloy sa pamilya mo? Yun ba yun? Dahil mabait sa pamilya mo, hindi ka naniniwala sa kasong yan? Ayun sabi ng Davao migrant. O, sabi naman ni, ano, ni Laila De Lima, there should only be one law for all. Senators should not exempt Kibuloy from the compulsory processes of legal or legislative inquiry just because he is a friend. Senator is a public office, not a personal entitlement. It is a public trust, not a private investment. Ayan mga kababayan, yung ano, ilan sa mga ano, sa mga nagsalita laban dito kay Senator Cynthia Villar na nakakakilabot, mga kababayan, na tawagin senator. Ha? Totoo lang mga kababayan, eh biruin niyo. Dahil kaibigan mo eh, ano? Haharangin mo na.
yung mga bintang sa kanya, hindi mo hayaan na, eh, sabi nga niya, di ba? Ang lakas pa ng loob eh. Sabi niya, oh. Oh. Diyos ko. Ah? Nakakahiya naman na ako ay pauhuli ko siya. Diyos ko. You don't do that to a friend. Eh kapag ganito lahat ng politiko natin, yari bansa natin. Pag ganito lahat ng politiko, nakapwesto sa ating gobyerno, walang mangyayari sa bansa natin, mga kababayan. Kaya dapat dito, kay Cynthia Villar, ha? Dapat ito, ano eh, susunod, wag nabigyan ng pagkakataon na umupo dyan sa Senado. No? Doon ka na lang sa kaibigan. Kung ganyan ang pananaw mo, mas importante yung kaibigan kaysa hustisya, huwag ka nang maging lingkod bayan. Paglingkuran mo yung mga kaibigan mo, mga tropa mo. Ganun na lang. Nakakahiya kasi, nakakahiya. Grabe, binoto kayo ng taong bayan tapos ganyan ang magiging standing nyo. Pangit. Pangit ng ano? Pangit ng pangangatwira na ito. Nakakahiya. Sa totoo lang, nakakahiya. Ah, meron din, meron pa ako nakita yung mga kababayan. Si ano? Si... Alimutan ko eh. Si DJ Chacha ata. Sabi niya, kapag ano, ikaw ay public servant. O hindi ka pala pwedeng maging public servant. Kung ano, kung mas importante pa sa iyo ang pagkakaibigan. Kapag ganun ang pananaw mo, hindi ka pwedeng maging public servant. Kaya sa totoo lang mga kababayan, no? Sana isipin natin yung darating na araw na tayo ay haharap na naman sa pagboto. Yung mga ganitong klaseng tao, ganitong klaseng mga politiko, ako, pag-isipan nyo po maigi. Hindi naman natin sinasabi na guilty agad si Kibuloy. Kaso ang problema nga, ito ginagawa nila, hinaharang agad nila. Dapat hindi ganun. Dapat hayaan nyo na magkaroon ng proseso. Oh, kahit saan pa yan eh. Kahit sa barangay, kahit sa Senado, kahit sa korte, hayaan nyo lang. Kasi kung wala naman siyang kasalanan, ba't kayo matatakot? O natatakot kayo dahil guilty? So, yan ang, ano, yan ang, dapat sana ginagawa nila, pero dahil nga kaibigan, mabait sa kanilang pamilya, eh di niya raw hayaan na makulong si Pastor Kibuloy. Sabi ni Cynthia Villar. Ibang klase ka, te. Ibang klase ka, te. So, ilang mga kababayan, napag-isipan natin yung mga ganyang klaseng mga politiko. Huwag natin bigyan ng pagkakataon uli. Kung pwede lang, maghanap tayo ng mas mabuti. Yung talagang ang importante ay yung hustisya kaysa sa ano, pagiging pagkakaibigan. Yan naman po kasi yun eh. Hindi na ba dapat choice yun eh? Dapat di na nga pinag-iisipan yun eh. Diba? Dapat alam na agad nila bilang isang lingkod bayan na mas mahalaga ang hustisya kaysa sa pagkakaibigan. Kung isang kung talagang kaibigan mo yun eh, bakit pagtatakpan mo? Kung talagang kaibigan mo yun, sasabihin mo pa dapat sa kanya, sige, harapin mo. Total, wala ka namang kasalanan. O, yan ang kaibigan. Pero kung sa pagtatakpan mo, ang gaya na ito ni Cynthia Villar, wala ka. Wala kang kwenta, te. Sa totoo lang, wala kang kwenta. Alright, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po. God bless.